Gusto mo bang mabaliw-baliw sa pagmamahal sa iyo ang iyong karelasyon? Kung oo, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Gusto ko lang i-shout out si May Hopelio or si May Hopelo. Hello sa iyo sis and salamat sa pag-comment para magpa-shoutout. And kayo, kung gusto ninyo magpa-shoutout, comment na lang kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. And gusto mo bang mabaliw-baliw sa pagmamahal ang iyong karelasyon sa iyo, na ito ay napakasimpleng ating gagawin lang nun, napakasimple lang ang ating gagawin ngunit napaka-epektibo nito. At sana ay huwag ninyo itong abusuhin. And ayun, ang ano-ano ba ang materials na ating kakailanganin sis? Kailangan natin ng puting papel. Kailangan natin puting papel na walang sulat. At larawan ng inyong karelasyon. Kung sis, wala kaming larawan na yung katulad sa iyo na nakakopy at sa cellphone lang, yes, walang problema. At okay na okay yan sa cellphone lang. Walang problema kahit sa cellphone lang ang larawan ng inyong karelasyon. Ito ay mapa-LDR man. Ito ay mapa-LDR at magkasama sa bahay o mag-asawa o magkarelasyon na magkalapit lang ay pwedeng-pwede ito sa inyo. At sa mga magkarelasyon na ang ilang kanilang karelasyon ay nasa Pinas at ang yung iba ay nasa abroad, and pwedeng-pwede ninyo itong gawin. And syempre, bago natin ito gagawin, lagi ko itong sinasabi na kapag gagawa tayo ng mga ganito is kailangan na positibo tayo. I-claim natin sa ating sarili na matutupad ito at huwag tayong mag-isip ng mga negative. Urahin natin ang mga negative sa ating isipan at ipasok natin ang positive. Huwag tayong mag-isip ng mga puro negative lang. Kailangan lagi tayong may pag-asa at kailangan ay may panalig din tayo sa Panginoon at mag-pray lang tayo lagi at alam kung hindi tayo niya papabayaan. And syempre, sabayan natin ito ng mga gabay para hindi mawala ang ating mga minamahal sa atin. At ito ay napakasimple lang pero napaka-epektibo nito. And ayun, kapag gagawa ka nito tapos hindi ka sigurado, huwag mo na lang itong gawin dahil hindi rin ito magiging magkatotoo, hindi rin ito magiging positibo sa iyo. Kailangan kapag gagawa ka nito is alam mo sa iyong sarili na gustong gusto mo at alam mo na ramdam mo sa iyong sarili na matutupad ito or gagana ito sa iyo. And ayun, ano ang una natin gagawin? Isulat natin ng 6 na beses ang pangalan at apelyido ng taong iyong minamahal. Kailangan totoong pangalan talaga, hindi pwedeng palaya o yung inyong tawagan. Pangalan at apelyido ng 6 na beses na paulit-ulit. Kailangan 6 na beses talaga na paulit-ulit ang kanyang pangalan. Kailangan correct spelling at totoong pangalan talaga at apelyido. Pagkatapos niyan ay kunin mo ang larawan ng iyong karelasyon. Kunin mo ang larawan ng iyong karelasyon. Aramdamin mo sa iyong sarili na mahal mo siya. Aramdamin mo, ipikit mo ang iyong mga mata. Aramdamin mo kung gaano mo siya kamahal. Titigan mo ito ng 10 seconds. Sa iyong pagtitig ng 10 seconds ay ramdamin mo kung gaano mo siya kamahal. Ramdamin mo lang sa iyong puso na mahal mo siya. At pagkatapos mo itong titigan ay halikan mo ito ng 3 beses na with feelings na parang siya talaga ang iyong hinahalikan kahit sa cellphone lang.
ito kunin mo ang iyong cellphone at ito ang inyong gawin, yung clear na gustong gusto mo na picture niyan doon sa iyong cellphone, yun ang titigan mo ng 10 seconds at ramdamin mo kung gaano mo siya kamahal at halikan mo siya na parang totoo mo siyang hinalikan, ramdamin mo sa iyong sarili na mahal mo siya. And ayun, pagkatapos mo itong halikan, isang tabi mo muna yan, isang tabi mo muna yan at meron tayong magic words o magic spell na ito ang susi kung bakit siya mababaliw sa pagmamahal sa iyo. Mababaliw siya sa pagmamahal sa iyo. Kumbaga, mahal na mahal kanya. Ito ang susi. Ito ang nasa likod nating nilagay. Ito, may nagkamali pa. Kaya, dinilit ko. Ay, nilis ko. Isulat natin itong anim na words na Anvena, Tuvor, City, Auranto, Trahan, Autobi. Ito ang ating isusulat. And ito, kapag naisulat mo ito sa likod, kailangan bigkasin mo ito. Bigkasin mo ito isa-isa, naramdamin mo ang kanyang pagmamahal. Ramdamin mo ang kanyang pagmamahal. Pagbigkas mo ng isang bigkas, una, Anvena, halikan mo siya, yung picture, halikan mo siya with feelings. Pangalawa, Tubor, halikan mo with feelings yung iyong karelasyon, yung picture. Pangatlo, Zite, halikan mo ulit yung picture niya. Pang-apat, Auranto, halikan mo. Trahan, halikan mo. Autobay, halikan mo with feelings. Yung ramdam mo sa iyong sarili na mahal mo siya. At pagkatapos nito, itago mo itong iyong sinulat. Itago mo ito, pwede mo ito ilagay sa garapon or ilagay mo sa iyong damitan. Pwede mo ito itago, wag na wag mo itong hayaan na may makakita na ibang tao at wag mo itong ipagsasabi. And sis, kailan natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday. At sa oras ay umaga, pwede rin sa madaling araw kapag gusto ninyo. And ayun, with feelings lang talaga ang ating gagawin and think positive. At ayun, itago natin ito. Itago mo ito, tupiin mo lang ito. Kahit ilang tupi, wala namang problema, basta maitago mo lang ito. Tupiin mo ito tapos after 2 days, halimbawa ngayon mo ginawa, Friday. Halimbawa Friday mo ginawa. Friday, Saturday, Sunday. Sunday ay gagawin mo ito ulit kung ano man ang ginawa mo ngayon. Kung ano ang ginawa mo ngayon ay gagawin mo ulit, kukunin mo itong papel at gagawin mo ulit kung ano yung ginawa mo dito sa ating ginawa ngayon. Ito ay napaka-epektibo at mararamdaman mo sa iyong sarili na may nag-iiba na o parang ang ramdaman, mararamdaman mo na parang mahal na mahal ka na niya. Kumbaga, mararamdaman mo mismo sa iyong sarili na may nag-iiba na sa kanyang pakikitungo sa inyo. Kumbaga, mas minamahal ka pa niya lalo o nagiging sweet siya sa iyo at ikaw yung mismo ang makakaramdam nito. And ayun, pagkatapos mo itong gawin after 2 days, pwede mo na itong itapon ang ating papel. At syempre, kung may copy ka na larawan niya, kung copy man ang iyong ginamit at hindi sa cellphone, eh syempre itago mo ang kanyang larawan. And ayun, salamat at sana ay ito ay makakatulong sa inyo, sa inyong mga minamahal. At salamat sa nag-PM sa akin na natutupad ang kanyang mga ginagawa. No, salamat sa inyo at napaka-happy ako. Sana ay sa inyo din ay gagana rin sa inyo. Napaka-happy ako na nag-PPM kayo sa akin na natutupad ang inyong mga ginawa. And sana ay makatulong ito sa inyo. Kung may mga katanungan kayo, suggest or request, please let me know sa pag-comment sa baba para ma-replyan po kayo o magawa natin ng video ang inyong mga request. And don't forget to subscribe to my channel. And
Mag-iingat kayong lahat. Goodbye. God bless everyone.